sa councilors, board members natin, sa ating mga barangay kapitan, mga kagawad, at sa ating mga BHW at iba pang barangay functionary. Sa ibang na ataw, sa inyong lahat. Sabi niya, Pa. Senator Mark Villar, kakaiba daw talaga magmahal ang mga Ilocano. Pakikilala ko ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Salamat ako sa manong natin, Manong Javid Simpson, sa kanyang pagpakilala. At hindi lamang po yun, dahil ngayon po siguro nang walang. Pero si Manong Javid, lahat ng pinupuntahan namin yung Daisara, siya ay kasama para tumulong sa kampanya ito. At serious action ay talagang tapat na ang kanyang paniniwala sa ating adhikain ng pagkakaisa. Narinig niyo na po ang ating mga senador na nandito na nakapagsalita at nakita naman po ninyo na halo-halo talaga ang ating pinagpapagkito kung saan-saan bahagi ng Pilipinas at ang pinagsama-sama namin dito din in Daisara dito sa aming tinatawag na unity. Alam niyo po, tayo dito sa Pilipinas ay humaharap pa rin sa mabigat na krisis ng pandemya. At nakikita po natin na ang kailangan ngayon ay lahat ng Pilipino ay magtutulungan po nang sa ganun tayo makaahon at tayo makalampas na sa pandemya at dahan-dahan pasiglahin ulit ang ating ekonomiya. Alam niyo po, ay pinagmamalaki natin dito sa Ilocanda dahil magagaling ang ating mga leader, ang mga probinsya sa lahat ng Amiana, lahat ng Norte, ay nakikita natin ay itang kakaisa. Ngunit, sa hirap ng problema, maraming-maraming po tayo kailangan gawin. Ayusin po natin ang mga maliliit na negosyante at itulungan natin dahil sila ang magbibigay ng trabaho para sa ating mga kababayan. Kailangan natin ayusin ang agrikultura dahil nakita po natin noong pagdating ng pandemya na hindi naging sapat ang produksyon ng agrikultura. Dahil nakita po natin noong pagdating ng pandemya na hindi naging sapat ang produksyon ng agrikultura natin at bukod pa rin ito'y magbibigay din ng trabaho para sa ating mga kababayan. Bubuhayin natin ang tourism industry. Dati, kailangan natin ayusin ang ating internet. Kailangan natin pag-usapan ang inyong at ito ay kailangan natin gawin upang ang ating ekonomiya at ang ating mga kababayan ay makaramdam ulit ng mas masigla ng negosyo, mas masigla at mas marami na trabaho. Kaya sinasabi ko, kahit sino man, kahit sinong kagaling, sinong kasipag, ay hindi kayang gawin lahat ng kailangan gawin para para pagandahin ulit ang ating bansa, para bigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. Kahit na tayo, magsama-sama lahat ng mga Ilocano, ay kung tayo lang mga Ilocano, ay hindi tayo lang ang nagkaisa at tayo lang ang nagtatrabaho. Kulang pa rin po yan. Ngunit ngayon, tayo, Batiga Norte, ay sinamahanda ng Agila ng Mindanao. Ang barang Marcos Duterte ay pinapagawa
ipakita ni Inday Sara na siya ay tapat na naniniwala sa ating kilusan ng pagkakaisa. Ano po, talagang pinagmamalaki ko ang aking kasama na naging Vice President. Dahil po, ako naman siguro palagay ko kahit na kayo na yung nakikita ninyo, sa lahat ng mga presidential candidate, ako na yung pinakaswerte dahil ang nakasama ko ay na Vice President ay si Inday Sara Duterte, ang pinakamagaling, pinakamatapang, pinakamahusay, at nabigat at malalim na panindigan para sa pagkakaisa ng ating bansa, para sa ikabubuti ang buhay ng bawat pangkaraniwan ng mamamayang Pilipinas. So yan naman po, sinasabi ko, kung ka ba, kung itong isa na Tiga Norte at ang isa na Tiga Mindanao na nanggaling sa magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama, ay sa palagay ko naman, kaya natin isama ang buong Pilipinas magkakasabi. Kasama po ang senador na simbolo rin ng pagkakaisa. Dahil, alam niyo naman po, nakakaming na ito kung tawarin sa partido, sa politika, coalition dito, ang sasama ito, na nanggaling sa iba't iba, iba't ibang partido, iba't ibang lugar. Kaya po, itong aming unity ay pinagmamalaki nating simbolo ng pagkakaisa, hindi naman sa larangang politika, hindi sa ating lingkunan. At yan, ay aking tapat na paniniwala ang pangangailangan ngayon. Ang unang hakbang para sa kaunlaran ay ang pagkakaisa. Kapag tayo ay masabi natin tayo'y nag-iisa, tayo'y nagtutungan, tayo'y nagmamahalan, ay makikita natin mabilis po ang magiging progreso natin paglampas ng pandemya, pag-ayos ng ekonomiya. Ito po ang ating mga layunin. Ito po ang ating hangarin na maging totoo na at matuloy-tuloy na. Alam niyo po, nung nagroon ng sisimula ko ni Inday Sara, pinag-uusapan namin ng pagkakaisa. At yung mga, ang ating mga kababayan naman ay nakikinig. At mukha namang mainit at tanggap ng ating mga kababayan. Di lamang dito sa Norte, kundi sa lahat ng Pilipinas. Mainit naman ang pagtanggap nila sa mensahe ng pagkakaisa. At yang sagot ng ating mga kababayan ay nagsimula lamang sa parang bulong na naririnig-rinig natin kung saan-saan nang gagaling. Ngunit habang tumagal ang panahon sa nakaraang ilang linggo, sa nakaraang ilang buwan, ay yung bulong na yan ay palakas na ng palakas at naririnig na natin ang lakas ng tinig ng buong Pilipinas. At hindi lang boses lamang ng buong Pilipinas, kundi sigaw ng buong Pilipinas. At ang ating mga kababayan, ang kanilang sigaw, kasama ako sa kilusan ng pagkakaisa, kasama ako sa kaunlaran, kasama ako sa pagmamahal na Pilipino, kasama ako magandahin ang buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Hindi naman po nakakapagtaka dahil ang Pilipino naman ay pabait naman talaga. Hindi naman po tayo palaawan. Hindi naman po tayo naghahanap ng gulo. Ang hinahanap lang ng bawat Pilipino ay magkaroon ng disenteng buhay. May pagkain ng kanilang pamilya, mapag-aral ng kanilang mga anak, at magkaroon. At ang pinakamahalaga ay magkaroon ng kaunting ginhawa sa kanilang buhay at magkaroon ng pag-asa na ang kinabukasan na kanyang hinaharap ay mas maliwanag at mas maganda kaysa sa pinanggalingan. Kaya po, yan ang magiging bunga ng ating pagkakaisa. Yan ang magiging bunga kapag nasabi natin na naipag-isa natin ang sambayan ng Pilipinas. Para naman, tayo naman ay makabalik
pabalik na po tayo sa ating pwesto sa mundo. Para tayo ay hindi ko po sinasabi na ang aming ninanais ay bumalik sa sitwasyon bago ng pandemya. Ang aming sinasabi ay nais namin pasiblahin ang ekonomiya, pasikatin ng Pilipinas, lampas pa kung saan tayo bago ng pandemya para tayo hibarat sa pandemya. Ito kami nagkaisa, nagtulungan at pinaganda ang buhay ng ating mga kababayan dahil ako ay Pilipino. Yan po ang ugali ng Pilipino. Yan po ang ugali na sumasagot doon sa aking hamon dito sa kilusan ng pagkakas. At dapat dahil na ang Pilipino ay mapagmahal. Kapag nakita ang kapwa na naghihirap ay tutulungan. Kapag nakita ang kapwa na humihingi ng tulong ay bibigay ang kanyang kamay upang makatulog ng kahit kaunting ginhawa sa kanyang kababayan. Yan po ang aking pangangailangan sa kanya. At wag po tayo madadala na sa nagmagawa at hinahati ang mga Pilipino. At pinaghihiwa-hiwalay tayo, pinag-aaway-aaway tayo. Wala tayong pupuntahan. Kunya, ay ang darating na halalan ay maaaring masabi na pinakamakabuluhan na halalan sa ating magiging buhay. Dahil po sa Mayo ay aalamin natin at pipilian natin kung ano ang direksyon na tutukuan ng ating bansa. Kung ano ang magiging buhay ng ating mga kababayan. Hindi lang po sa trabaho lamang, kung hindi sa lipunan din. Kung anong klaseng lipunan ay ang Pilipinas. Kung anong klase ang pagsasama at pagkakaisa ng mga Pilipino. At kung paano itong pagkakaisa na ito ay nagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Kaya po, huwag niyo pong kalimutan itong araw na ito. Dahil sa araw na ito, sinimulan natin dito sa Bigan, sa Ilocosul, sinimulan natin ang kilusan ng pagkakaisa, ang kilusan na pinagbubuklod, pinagsama-sama at sinasabi sa bawat Pilipino magkapit-bisig tayo at magtulungan tayo para tulungan ang ating tao. Ipagpatuloy natin ang kilusan na yan. Ipagpatuloy natin ang kilusan na yan ang pagkakaisa. Nang sa ganun ay nahahandahan po, makikita po natin tayo din ay magtatagumpay. Hindi po ang tagumpay na pinag-usapan ko ay hindi lamang ang tagumpay ng halala sa darating na Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay na pinagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. At kapag natin nakakantay sa pangarap na yun, ay masasabi natin at makikita natin na sama-sama tayo, Bapa Diyos. Diyos Jemina!